Balikan ko lang po etong issue na to, etong sitwasyon na ito ng SMNI. Talagang kawawa, bakit ikamo hindi nga na-aproba yung kanilang accreditation para mag-cover or mag-live broadcast ng SONA ni Marcos Jr.? Yun. Ito yung sinasabi ko na, sige, kung totoong ito ay tinatrabaho talaga ng nasa Malacanang, ng Kongreso, alam niyo naman kung sino na andyan, ano. Pero, normal yan eh. Normal sa inyo yan eh. Nagtatrabaho ng palihim at gugulati na lang ang kabilang kampo kung ano na ang mga hakbang na ginagawa ng kabila namang kampo. So ayan, gulat. Gulat na gulat ang SMNI na kuno ay walang karapatan nga itong SMNI na magkaroon or mag-live broadcast dyan sa SONA dahil ito daw ay social media platform lang. Kaya nagngangalingal si Mr. Jason sa totoo, social media platform lang po kayo ang SMNI. Dahil kung kayo po ay isang media, ang pagkakaalam ko sa yung mga naandyan, hindi naman talaga journalists. Hindi naman totoong newscasters yung mga naandyan. Karamihan na naandyan ay mga nagbibigay lang ng commentaries, komentaryo, di ba? At karamihan na naandyan ay mga vlogger. O ano ngayon? Hindi ba? Hindi ba totoo na kayo ay isang social media platform lang? Kaya wala kayong puwang dito. Ang saklap, no? Hari-harian etong mga ito. Wala nga daw utang na loob etong si Marcos Jr. dahil kung hindi daw sa SMNI, ay siguradong talo si Marcos Jr. Sabi ng isa, walang utang na loob etong bangag government. Huwag niyo pong gamitin yung bangag plus the government because the government is for the people. Hindi po yan kay Marcos Jr. Ginawa niyo talagang bangag ang gobyerno natin. Sige, ipagpatuloy niyo kung yan ang gusto niyo na tawaging bangag si President BBM. Pero huwag niyong ikabit sa ating gobyerno. Dahil parte kayo ng gobyerno, nasa demokrasya tayo. This is our government. The government of the people, by the people, and for the people. So, pinakuha. Anyway, samantala, noon, ang tawag sa kanya ng mga mainstream media, anak ng diktador. Ang SMNI lang ang nagbigay sa kanya ng magandang pagkakakilala sa tao. So, ungrateful daw talaga. Wala daw utak na kasi kayo, nagpagamit. Tapos na yung pagpapagamit nyo, hindi na kayo kailangan ng ginamit o nanggamit sa inyo, kaya wala na kayo. Sa kangkungan na po kayo pupulutin. Ang laki ng galit daw na itong si Marcos Jr., President Marcos Jr. sa SMNI at mga Duterte. Hindi po, wala pong galit. Tignan mo, pasimple lang ang kanilang ginagawang pagganti. Hindi nagpapakita ng galit. Okay? Decente lang, civil ang nangyayari, pero ginugulat kayo. Gulat ulit yung mga ito, no? Dapat pinakita niya noong nangangampanya pa lang siya na SMNI lang ang sumusuporta sa kanya at sinusuka siya ng ABS, TV5 at GMA. Parang wala naman gano'n na isinusuka. Okay? Wala naman siguro. Kayo lang po talaga ang gustong magpalapad ng papel dahil alam niyo in the beginning na mananalo nga ang Uniteam dahil sa makinarya nito. Kaya ayan, kayo na may nagpagamit, akala nyo sa bandang huli, you will be rewarded. Anong napala? Butata ang SMNI. Dili na dapat i-cover ang walang kwentang SONA. Okay, yun naman pala, you see? Kayong mga followers ng SMNI, you find SONA associated alone with President Marcos Jr. Hindi po ganun yun. Associated yan natin bilang isang family sana within the government, within our country. Tayo po isang pamilya sana. Pero kayo ay mga black sheep in the family. Kaya ganyan ang nangyari. So, ulitin ko ha, nagngangalngal po itong si Mr. Jason sa at napamura nga siya doon sa sinabi na kuno ay hindi naman media itong SMNI, kundi isa lang social media. Ay, media pa rin naman pala. Okay, anyway. Kaya yan, ito po yung video na ito kung saan galit na galit itong si Mr. Jason sa may pagmumura pa yan na ginawa. Nilinaw ng Sunshine Media International or Network International kung bakit hindi ito mag-cover sa 2024 State of the Nation Address
persona ni Bongbong Marcos. Okay? Hindi naman po talaga kayo kailangan. You don't have to explain, katulad ni Sara Duterte. Hindi naman talaga kayo mahilig dapat mag-explain. And no one actually is asking your explanation. No one, because you are nobody, SM9. Good luck.